Maliban sa dalawang na positibo sa COVID-19, pinauwi na ang mga sakay ng cruise ship na MV Diamond Princess. Dalawang linggo sila na natili pagdating nila dito sa New Clark City sa Tarlac. Pero sa ilalim sila sa home quarantine pa mula sa New Tarlac o New Clark City sa Tarlac. Narito po ang live na pagtutok ni JP Soriano. JP. Mike, sa 445 nga na na-repatriate mula sa Japan na sakay ng MV Diamond Princess, 442 ang nakalist na ngayon mula rito sa NCC at tapos na nga ang kanilang quarantine. At dalawa naman sa bilang na ito ay nagpositibo nga. Sila nga ang tinuturing na patient 25 at patient 26. Ito ang bagahe na mahigit 400 Pinoy crew at pasahero ng MV Diamond Princess cruise ship sa pagkatapos ng 14 na araw nilang mandatory quarantine sa Athletes Village sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Bago umalis, kinausap muna sila ng mga taga DOH at OWA. Dumaan sa mabilisang pagproseso ang lahat ng crew. Dito ibinigay ang tig 10,000 pesos na benepisyo nila mula sa OWA at DOLE. Ang mga taga Visayas at Mindanao binigyan din ng libreng ticket sa eroplano. Mula sa Yokohama, Japan noong February 25, dito sila idinerecho sa NCC para ma-quarantine. Sa videong ito ng isa sa mga crew member, dinig pa ang kanilang paghingi ng paalam sa lugar na kumupkup sa kanila ng 14 na araw. Bye-bye! So, Nang makalabas ng NCC, kumakaway pa ang marami sa mga Pinoy crew members ng Diamond Princess sa aming kamera. Ang iba, nag-thumbs up sign pa. May mga repatriate ding sinundo ng kanilang kaanak. Ang ibang taga-Tarlac, sumakay na lang ng tricycle. Ayon sa OWA, mabilisan ang pagproseso sa mga repatriates ngayon. Kompleto ho kami sa mga gamit kanina. Naka-mask po kami, naka-gloves and everything para din to prevent exposure. Kaya alam naman po namin yung dadatnan namin. And I think sa nangyari kanina, napakabilis lang. Ayon sa isang Pinoy crew na nakausap ng GMA News, bukod sa halos isang buwan na quarantine, sinabihan din daw sila na mag-home quarantine. Gayunman, masaya raw sila na nakalabas na sa NCC. Nasa mahigit 400 ang lumabas mula sa NCC ngayong araw. Dalawa sa kanila ang nagpositibo habang nasa quarantine facility. Sila ngayon ay sina patients 25 at 26 na kasalukuyang nagpapagaling sa mga ospital. Ayon sa isang DOH official, nagkaroon din sila ng contact tracing kung sino ang mga nakasama ng dalawa sa quarantine facility bago sila dalhin sa ospital. Gayunman, lahat ang pinalabas ngayon ng NCC ay walang anumang sintomas ng COVID-19. Kabilang na ang 4 na volunteers mula sa OMWA at Philippine Embassy sa Japan ng DFA na sumundo sa mga sakay ng Diamond Princess at kasama ring na-quarantine ng 14 na araw. Isa sa kanila ang Vice Consul ng Philippine Embassy sa Japan na si Thomas Aquino. I'm quite relieved to be able to go out already. I'm quite relieved that our people are home safe. I'm pretty sure that they had a very, I'm aware that they had a very difficult time. They did more than the 14 days. But I think all in all, I think it was a great effort that should be credited to the government itself. May kwento nga naman na quarantine, hindi naging madali ang kanilang pag-stay dito dahil nga sa mga nangyaring development. At ayon sa DOH, na-disinfect na yung mga silid na ginamit ng dalawang nagpositibo sa COVID-19. At ayon sa DOH, ay ang mga close o nagkaroon ng close contact sa dalawang nagpositibong ito ay bibigyan ng additional 14-day home quarantine kung saan sila imamonitor ng kanilang munisipyo. At yan muna ang latest. Balik po na sa iyo, Mike. Maraming salamat, JP Soriano.